Sa slaughterhouse unit ng APDC, idinadala ang mga bakang ipinakakatay ng mga may-ari nito. Sa oras na pagdating ng mga baka, magsisimula na ang sinasabing tamang proseso. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong hayan sa Agring Akutyan. Doc, Joe. Simulan nga natin, hindi ba ito karamihan ang galing sa ibang probinsya? Paano ang makakarating? Paliwanag mo sa akin yung proseso. Ilang oras ang biyahe? Paano ang ginagawa? Ito, actually, yung baka namin kakatayan ngayon is galing Masbate yan. Masbate pa? Masbate. Okay. So, ibig sabihin niya, malayo biyahe niyan. Kaya nire-require namin sila na mas mahabang oras ang... Anong tawag dito sa place mong ito? Itong tawag dito is Lai Ridge. Lai Ridge, okay. Lai Ridge siya. Ibig sabihin, it's a place where the animal can rest. Oo. No? Yan. Kaya ilalagay muna sa namin sila dyan na mga ilang oras bago patayin. Kailangan makapagpahinga sila, makarecover. Pero kinakailangan ba lahat ito kakatayin in a day? Hindi naman. Lahat yan kakatayin. In a day? O, pag sa slaughterhouse kasi, pag dinala mo yung hayop, lahat yan nandadali mo dyan, kakatayin siya. Okay. So, dito sila, pagkatapos noon, i-inspectionin mo na siya? I-inspectionin ko na siya. Ah. No, una kukunin ko 'yung mga papeles niya, 'yung health certificate. Oo, tama. Tapos 'yung kung katulto large animal, meron siyang certificate of ownership. Okay. Tapos meron siyang certificate of transfer. Tapos meron pa 'yang shipping permit. Yan ay tinimbang pagdating ba 'yan from let's say Masbate, pagdating niyo, tinitimbang pa ito, hindi na? Hindi. Hindi muna namin titimbangin niya para makapagpahinga. Bago namin katayin niyan, titimbangin siya ngayon. Okay. Para makuha natin yung dressing percentage. Yes. Para alam natin kung pag nakatay yung recovery, pag nakatay na siya. Okay. Yan. So, kadalasan ng delivery dito, gabi. Umaga, gabi, madaling araw. Madaling araw 'yan. So, Masbate pa majority ng ating mga baka nanggagaling ng probinsya. Ng probinsya. Okay. Doc Jojo, bakit kinakailangan timbangin? Oo, tinitimbang namin yan bago katayin. Para makuha natin yung dressing percentage. Okay. Para... So, yun ang timbangan. Yun, lumabas na. Oo, yan ang timbangan niya. Okay. Tapos, lumalabas dito. Yan, automatic na yan. Tulad nun, yun, tinimbang. Tapos, bakit sinusulatan? Para alam lang namin yan, palatandaan yan, para pag tinimbang mo doon, pagkakatay, tinimbang mo, alam mo yung dressing percentage yan. Para hindi nahalo-halo. Para hindi nagkakahalo-halo. Okay. Kaya meron niya mga ganyan. Okay, tapos makikita na dito, susulat na ng tao mo, yung timbang. Tapos pagdating doon, pagkatapos katayin, susulat din nila yung correspondent na para alam mo talaga yung timbang niya pagkakatay. Mahigpit ang sanitary preparations bago makapasok sa loob ng slaughterhouse. Contamination ang mabigat na kalaban sa pagkakatay. So Doc, ito ngayon yung slaughterhouse natin. Ito yung sa baka, yung kabila, yun sa baboy. So kung makikita nyo, yan yung design na sinasabi na single line. Mm-hmm. So ibig sabihin niya, bawat station niya, merong kanya-kanyang trabaho yung mga butcher natin. So ngayon, mapapansin nyo, meron tayong mga nakadilaw na apron. Yes. Yun yung mga training natin ngayon. Mm-hmm. No, na tinitrain yung mga gusto mag-abroad. Mm-hmm. Yan, nandiyan sila. Meron silang kanya-kanyang assignment. Yan ang magandang design, single line. Okay. Para ma-prevent natin yung sasabi natin, cross-contamination. Okay. Para so, hindi bara-bara yung pagkakagawa. So from there, ilalagay na sa line ito para nakaangat siya. Katulad nyo, nakikita nyo may hayop doon. Inistan siya, tapos yun, nakita nyo, kinoriente siya. Yun yung sasabi ko kanina na electrical stimulation. Okay. Para ma-accelerate yung rigor mortis. Para pag chinil siya, mas maganda. Mas maganda siya. So yung pagkakatay, besides sa sa electric device, meron ba bang ibang source ng pag-stunning sa kanya? Oo. Yung stunning namin, pakikita ko sa inyo, meron tayo talagang equipment para sa stunning. Okay. Yung ginagamit namin dito is pneumatic stunning. Okay. Yun ang magandang gamitin para doon sa pag-stun natin sa baka. Ito yung stunning box natin, Doc. Okay. Tapos ito, yung ginagamit namin na stunning. Pneumatic stunning. Uh-huh. So, bukod dito, meron tayong ginagamit na handheld stunning. Ito.
Ah, yun yung mano-mano? Ito yung, ito yung mano-mano na backup. Okay. So, pero most of the time, ito ginagamit mo? Ito ginagamit talaga namin. Okay. So dito, kailangan ang gagamit dito yung highly skilled. Mm-hmm. Why? Dahil may kuryente? Hindi, wala naman. Kaso kasi pag pinutok mo ito, may lalabas na bolt siya, ganyan kahabang. Ah, I magpe-penetrate. Yun, makikita nyo yung picture na yun. Okay. Ayan. Dapat tumama siya sa... Oo. Tsaka dapat yan, 99% ang accuracy niyan. Okay. Para isasabi nga natin sa animal welfare, yung unnecessary suffering, kailangan ma-prevent natin siya. Kaya dapat skilled. Kailangan skilled yung gagawa nito. Hindi pwedeng kung sino-sino lang. Pagka-stand yan, pagbaksap ng hayop, kailangan mabuksan agad ang pinto, kailangan ma-bleed siya in a short period of time. Ah, so meron kang minuto o segundo na dapat ma-bleed na kagad? Oo. Kaya pag-stand, bukas agad ang pinto niyan, i-bleed mo siya. Importante yung ma-bleed agad siya. Mas maiksing oras, mas maganda siya. Okay. Then, para mawala yung dugo. Para mawala yung dugo. Kailangan mas maganda, pagka yung skill din yung mag-bleed niyan, kailangan mas marami kang dugong ma-withdraw. Mailabas. Mailabas. Yes, yes. Okay. Kasi pag hindi mo nailabas yung konting dugo na nailabas mo, merong epekto din sa karne. And plus, it can cause contamination. Contamination, tsaka yung mas mabilis mag-grow yung microorganism. Yes, yes, yes. Diba? Alam naman natin, Doc, na pagka yung dugo niyan, mas madali siyang masira at masustansya yan para sa microorganism para dumami. Like milk and yung milk and blood talagang source of kuha niyan, mabilis magkuha na, no? Mag-grow ng microorganism. Yes, yes, yes. Doc, ito naman yung sasabing cradle. Cradle? So, ibababa yung, nakasabit siya, ibababa dito. Dito sa cradle na to, dito ginagawa yung pagtanggal ng paa, ng balat, ng ulo, diyan ginagawa. So kung papansin ninyo, meron tayo yan eh. Okay. Yan. Kaya hindi na namin hinugasan. Kasi pag hinugasan mo yan, parang maging source pa ng contamination. Yes, may tubig eh. Papasok sa loob. Papasok sa loob. Tama ka, tama. Kaya dapat, skill din yung gagawa niyan. Nang usapan dyan, yung walang tae, huwag niyong lalagyan ng tae. No? Kaya dapat, mas maingat yung pagbabalat, yung paghawak mo sa balat, tsaka yung kutsilyo, laging hugas ng kamay, bawat tas niyan. Ilan tao more or less ang isang baka? Sa isang baka, ang nakasign dito, apat na tao ang gumagawa. Ang bilis ha? Bilis. Kaya lang, mapapansin niyo may nakadilaw, yan yung mga trainee namin na tinuturuan. Ah, kaya mapapansin niyo marami tayong tao ngayon dyan, merong mga trainee. So yan yung mga, yung sinasabi mo naka-yelo, nag-aaral sila na pwedeng later on mag-abroad. Mag-abroad. So nakatutulong tayo sa mamamayang Pilipino. Oo, yung malaking bagay yun. Oo, maging balang araw, OFW sila para pagpasok ng mga dolyar sa atin, di ba? Oo, malaking bagay yun to. Yes, yes, yes. Diba? Tama, tama. Ang bilis ha? Tsaka dito, ang ano namin dito, hindi namin siya ginamitan ng high puller kasi merong isang pamaraan dyan, hinahatak yung balat. Ah, okay. Dito, kaya ganito pa rin ang pinapractice namin para yung tinitrain nating butcher is ma-develop yung skills nila sa paghawak ng kutsilyo. Ayun, okay. Mm-hmm. Diba? Importante kasi yan yung skills mo eh. Ah. Para ma-prevent mo yung injury ng kamay mo. Yes, yes. No? Tsaka sa pagkakatay, Doc, ngayon tinatandaan ka dyan eh. Yung unang tinatandaan dyan, yung tamang proseso ng pagkakatay. Ah. Pangalawa, yung malinis siya. Kailangan malinis ang pagkakagawa mo. Pangatlo, isyong kaligtasan ng gagawa. Oo, 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 matatalim yung mga gamit ninyo. Kasi matatalim yan. Yes, katulad yes. Yan, dikit-dikit sila. Oo, oo, oo. Pero kung tutusin talaga, hindi siya dapat ganyan. Kaya lang, meron tayong training. Hindi mo maiwasan yan. Eh. Diba? Pero kanina, Doc, no? Doc, Jojo, kanina binli doon, diba? Tapos may nakita ko kanina yung sa may ilong niya. Ano yun? Yun yung natawag na electrical stimulation. Okay. Kinakabit yung sa ilong, tapos kinakabit sa puwet. Para? Para ang purpose nun, ma-accelerate yung rigor mortis. Ah, kasi iba, okay. Pagka kinatay ni hayop, natural yan, nag-undergo ng rigor mortis. Ah, okay. So yan, nilalagay yan para mapabilis yung para rigor mabilis. Mortis. Para pag nilagay sa chiller, ng ilang araw lang, mas mabilis siya. Ayun. Pag hindi mo ginamitan yan, tumatagal yan 7 araw. Sa pero, chiller? Sa chiller. Pero pag ginamitan mo yan, 3 days lang, pwede mo na. Pwede na? Pwede nang ilabas. Oh, kaya tsaka isa pa, mas maganda yan. Yung kalit, yung maganda kulay niya. Ah. Mas malambot yung karne mo. Okay, okay. Yan. So doon, na-bleed na rin siya. Oo, na-bleed na siya. Na-bleed na siya, no? Oo. Oh. Let's say, gusto nyo mag-put up ng business,
pwede namin kayong maturuan, okay, matulungan. Diba? Kasi ang sasabi nga namin, kung magpupunta kayo ng business, kailangan meron kayong tamang knowledge. Oh, hindi lang based on experience. Tama ka, tama.